NCAA, 99.2 TV and social media accounts of NCAA Philippines. Don't forget to follow GMA Alternative News, GMA Sports PH, and GMA Synergy on Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, and Instagram. AI o Artificial Intelligence. Ito ang teknolohiya na kasalukuyang umuusbong sa mundo ngayon. Ito yung simulation ng human intelligence sa mga makina. While it is true, malaki ang mga naitutulong nito sa atin ngayon, hindi rin makakaila na nagiging laman ito ng samut-sari at sunod-sunod na kritisismo di lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dito sa atin, pinag-uusapan natin ang tila unang beses na pagkakadiscuss nito at ikinakalungkot ng napakaraming mga Pilipino. Makikilala natin ngayong araw si Maya at si Marco, ang unang AI sportscasters sa Pilipinas. Pero bakit sila inaaway? Nako! Huwag kayong aalis kasi medyo mainit-init ang ating usapan ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 GCash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin mamaya ha. Nasa ilalim ang mechanics. Basahin na lamang ninyo. Okay, so itong mga larawan na nakikita natin sa tabi ko ngayon ay sina Maya at Marco. Hindi sila totoong mga tao. Inintroduce sila ng GMA Integrated News sa opening nitong NCAA Season 99 nitong Sunday, September 23. While maraming natutuwa kasi syempre ito paggamit to ng makabagong teknolohiya, ang daming ng heart nung una nilang pinakita to sa mga tao. Pero di masyadong nagtagal, yung mga heart na yan, unti-unting napalitan ng mga sad reacts at saka mga angry reacts. Pero teka, sabi nila, di ba? Kuya Klaro! Ang ganda-ganda ng teknolohiya! Bakit sila nagagalit? Ayan yung pag-uusapan natin ngayong araw. Ako ha, na-mention ko na to before and matagal ko na rin gustong gawing content talaga or pag-usapan yung place ba ng AI sa pang-araw-araw na buhay natin. Kung naaalala nyo, na-mention natin no, na merong Hollywood strike ngayon kung saan yung mga tao nagagalit sila kasi yung mga writers pinapalitan daw ng AI. May mga actors din, nagkukunin na lang daw yung mukha nila, no? Gagayahin na lang, ida-download na lang at gagamitin sa mga pelikula na hindi na sila kailangan gamitin para umarte. May mga ganyang pangyayari ngayon na ikinakagalit nila kasi ano na, mawawala na ng trabaho yung mga tao, diba? Sa isang episode ng South Park, ito napanood ko to, yung deep learning, parang niloloko nila or pinaparody nila yung paggamit ng AI sa pang-araw-araw na buhay to the point na parang hindi na nag-iisip yung mga tao ba. Yung AI na lang ginagamit nila para makipag-chat sa mga shota nila, ganyan mga bagay. Tapos, sa dulo din ng episode na yun, kundi ako nagkakamali, nakalagay dun sa mga writers, parang co-written by ChatGPT. Ayan. Sure ako familiar kayo sa ChatGPT. Marami dito. So, tatanungin natin ngayon kung Kuya Klaro, kung pinag-aawayan to sa ibang bansa, ginagamit na nila, hala, sa atin ba ginagamit na to? Nabanggit ko kanina yung ChatGPT. Ito, hindi masyadong alam siguro ng iba, no? Pero marami sa mga bata sa atin ngayon, sinasagot na yung mga assignment nila. Ganyan, gamit yung ChatGPT. And unti-unti, hindi ko alam ha, sa mga teachers natin dito, kung aware sila na ginagawa ng mga bata to, pero madami. Naririnig ko rin mismo personally. Siyempre mga kakilala ko na pag-uusapan ng mga bata. Kaya yan yung isa. Hindi ko alam kung saan pa natin nagagamit. Pero isa yan, marami na talagang gumagamit ngayon. So sa long term, sabi nila, no, isa sa mga natatakot sa AI ay si Stephen Hawking. Ayan, napakagaling na scientist. Dahil sabi niya, AI daw ang isa sa mga maaaring tumapos sa mga tao. Pag sinasabing gato, naiisip ko kung naaalala nyo yung Wall-E, di ba Wall-E? Sobrang naging dependent na nila sa mga AI to the point na tumataba na sila lahat.
nakahiga na lang sila lahat, automatic na lang lahat, robot na lang talaga lahat, wala na silang ginagawa, hindi na sila makakilos sa sobrang katabaan nila, naging sobrang dumi ng Earth na kinailangan nilang umalis, ganun na yung nangyari. And nakakatakot kasi malaki talaga yung chance na maging ganun talaga, di ba? Tapos may isa pang movie, Terminator, kung saan naging mas matalino naman na yung AI sa kanila, yung mga robot sa kanila, sinakop na yung buong mundo, di ba? Sinakop na yung mga tao. Yun din yung fear ng nakararami. Paano kung nagkaroon ng naging sentient ang mga AI? Mawawala na ba tayo ng silbi? Robot yung mga yun, di ba? Kasi mas maano yung mga yun. So, isa yun sa mga pinag-uusapan. Pero babalik tayo dito kay Maya at saka kay Marco, ha? At dito sa atin sa Pilipinas. Kuya Claro, ginagamit mo ba to? Hindi ako magpapaka-plastic, no? Sa napakaraming industriya, ano na talaga siya? Ini-incorporate na talaga sa pang-araw-araw. And ako, personally, I'm trying kung paano ma-improve din yung aking pang-araw-araw na trabaho sa paggamit ng AI. I'm very sure, kasi no, this is the sad reality lang din, na very soon, manonormalize talaga to, and that is inevitable. Nakikita na talaga natin siya. Even before the discussion of this video, nakikita ko na matagal na talaga siyang ginagamit. That being said, no, I think the important part is for me, no, to slowly educate myself dun sa paggamit nito. Saan ba nagiging mali ang paggamit ng AI? Meron naman kasi, no, marami na talagang maganda rin kung magagamit, pero meron may mga nakocross na talaga. Isa sa mga yan yung mga artists na nananakawan ng art. Ayan, ito yung madalas kong makita. Ginagamit ng AI yung mga art nila. Hindi ko alam kung paano siya nag-work. Sorry, hindi ko ma-explain din sa inyo. Pero nananakaw nila yung mga artworks without their permission. So, pinag-uusapan yan ngayon. Mali ba to? Ng mga ano nila, ng mga courts nila. It's an ongoing story. So, hindi pa natin alam completely kung ano yung mangyayari dyan. I guess we will see kung paano na lang talaga siya magpe-play out even for us na ngayon na-discuss na siya because of these two. Tignan natin, ha, ako hindi ko masasabi, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masasabi kung tama ba to, mali, saan tama, saan mali, pero titignan natin yung reaction ng mga tao. Eto na, imagine replacing real people reporting news every single day at every second with AI. I feel bad to the students who took up broadcasting and journalism courses. Isa to, bakit ka kukuha? Para makatipid lang, di ba? Bakit mo kukunin yung mga AI na yan? Kawawa naman talaga. Hindi lang dito, ha. Lahat, even sa mga restaurant na na-automize na yung mga bagay-bagay, hindi na kailangan ng tao, marami nawawala ng trabaho talaga. And even for this, I sure ako, ha, napakahirap na talagang kumuha ng trabaho sa broadcasting and journalism. Tapos mababawasan pa yung demand kasi may mga AI. This is inevitable. I think mag-i-improve pa tong teknolohiya na to. Pero, yun nga, nakakalungkot, di ba? Kayo, sa tingin nyo, no? Nalulungkot ba kayo na sa tingin nyo marami talaga mawawala ng trabaho pag ganito? O, eto na nga yung nabanggit ko kanina. O, sabi, why artificial intelligence is a central dispute in Hollywood strike? Pinag-uusapan din talaga nila. This will be sad after the broadcasting. Next will be a new celebrity. Ayan na. Pag may sumikat dito at kinain na ng tao, magtutuloy-tuloy na yan eh. Hollywood protest this in America, but here it's like one snap, nandito na siya. Hindi pa natin, actually maraming galit talaga, so hindi pa rin natin alam kung ano yung mangyayari. Shouldn't people protest on this? Actually, I really think na if there is a time para pag-usapan to, para mag-voice out, ito na yun. Kasi in the next coming years, feeling ko marami na talagang mawawala ng trabaho sa akin. Ako, personal opinion ko lang yun, ha. Maaaring hindi mangyari, maaaring mangyari, pero that's just what I think. Sa kanila pa lang yan, ha, sa mga broadcasters pa lang yan. Paano na sa mga normal na bagay? Automation ng calls, mga ganyan mga bagay. Para saan pa ang pag-aaral ng broadcast, sabi nila? Hindi tumagal sila Mel Chanco at Mike Enriquez bilang Batikan para mapalitan lang sila ng AI. Gumising kayo. May isa silang ano dito eh. Mamaya tignan natin, ha. Meron silang mga kritisismo about this. O, isa pa sa mga kumutya ngayon. Etong si Kalad Karen. Sabi niya, he thought he did something, sabi sa kanya. You think you can put me down by misgendering me? Naging ganito, naging personal na rin yung mga usapan dahil sa laki ng topic na to talaga. Eh, bilang isang broadcaster, I think broadcaster, kung nagkakamali ako, pakicorrect po ako. I think broadcaster din, broadcasting din talaga yung pinag-aralan niya. So, masakit talaga. Kailangan talaga nilang mag-voice out kasi may effect talaga sa kanila to. Hindi ko lang alam kung magsasalita yung mga broadcasters ng GMA dito. Siyempre, ma-affect rin yung pagtatrabaho nila. Pero I think,
as a whole, affected talaga sila dito. So, tignan natin yan. Tapos, eto pa, meron pa sila sinasabi dito sa mga bloopers. I-episode natin to bukas, ha? Sabi, but can AI do this? At pinakita nila yung mga bloopers, hindi naman daw nagkakamali yung mga AI. So, titignan din natin yan. Nakakalungkot, diba? Hindi na talaga natin makakailayan, no? Na nagiging, unti-unti nang nagiging parte ng mga buhay natin yung AI at hindi na yun maaalis. For good na yun. Yun talaga yung thought ko dyan. Magiging dependent. Yan. That's the word. Dependent na tayo dito. So, ito yung question of the day natin. Meron tayong 1,000 GCash giveaway, ha? Ito yung tatanong ko sa inyo. Ngayong naungkat ang issue na to, ikaw, sa tingin mo ba, anong magiging epekto sa ating lahat ng paggamit ng AI? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. At si Clara Tutor. It's your girl, Maya. What's up, guys? I'm Marco. We're your Capuso AI sportscasters. We got you covered. Parte ito ng mas malawak na paglilingkod ng GMA Integrated News. What's more, nakakapag-Tagalog din kami.